Magandang araw po. This is Mer Lyson, also known as ang magsasakang reporter. Ikinararangal ko po ang pagiging magsasaka dahil kung walang magsasaka, magugutom ang aking kapwa. Ikinararangal ko rin po ang pagiging reporter dahil bahagi ako sa pagbibigay ng makabuluhan at makatotohan ng impormasyon sa ating mga kababayan. Ngayong pong araw na ito ay i-share ko sa inyo yung aking pagiging reporter bilang bahagi ng frontliner ng aming publication, ng aming dyaryo. Dahil ako po ay naka-assign sa BIT, meron po akong fit of assignment. Ito ay ang Eastern Police at ang QC Philly. Marami po tayong iniikutang lugar dyan sa kabila po na may crisis tayong kinakarap para mangalap ng balita at impormasyon na aking sinusulat na lamang binabasa naman po ng ating mga readers araw-araw. So siyempre po, para malaman natin na may malusog tayong pangangatawan, ngayon pong araw na ito ay magpaparapid test po ako. Nang sa ganon ay malaman natin yung aking kalusugan ay fit pa rin to work. Nang sa ganon ay hindi rin tayo makahawa kung sakasakali mang maging positive yung rapid test na isasagawa. Kailangan lahat ng empleyado ay dumaan sa rapid exam. Nang sa ganon ay hindi sila makapanghawa ng karamdaman itong crisis na ito, itong COVID-19. So samahan niyo po ako at alamin po natin kung ano ang magiging resulta ng aking rapid test. So ngayon po ay patungo na ako sa aming opisina dahil doon po gagawin yung rapid test, Malapit na po ako, in 5 minutes. So yung aking takbo ay 20 km per hour lang. Bagal lang, safety driving. Hindi naman po nagmamadali. Dahil hanggang alas 5 naman po yung schedule itong aming rapid test. Bali pang third batch na po ako. Tapos na yung first, second. Doon, dito na ako sa tapat ng office namin, Gahanap na lang ako ng aking mga parkingan. Mayroong lubid, sabihin reserve lang for the employee. May wrong yung lang to. Mayroong cashier ito isa. Ito na ako sa office, Iwan ko yung susi ko sa guard. Yun. Okay, takyat na ako sa fourth floor. Fourth floor na. Yes, sasagutin ko muna yung form na binigay sa akin, Number 46 ako kayo ng araw ito. Nasanag na ako sa rapid test. Nasa number 2 steps na ako. Yun. Number 2 step kay Ma'am Dr. Ma'am. Yun. Makukunan akong dugo? Paano, Ma'am? Interview ko lang po natin. So, interview po pala itong second step. Ito po kay Seth. 51 po. Travel history po. Kayo po ba ay nag-abroad o galing ng probinsya? Dito lang po sa Metro Manila. Nakaraang mga linggo po, kayo po ba ay nagkaroon ng symptoms na kasakit? Wala po. Nagkaroon kayo po? Wala po. Alcohol? Wala po. Nat? Wala po. Makipansyan? Wala po. Nagka-diarrhea? Wala po. Hirap po niya? Hindi, wala po. Nawala ng panlasa at pangamoy? Wala po. May iniinom ko ba kayong gumutsep? Yung multivitamins lang po na binibigay dito sa atin. Ay, multivitamins mo, take po natin dyan once a day, ha? Apo, once a day, bago lang po matulog. Parang protection lang naman po kayo. Apo, bago po matulog. Number niyo po is number 46. Number 46. Sasabihin niyo po yan dito sa nurse natin nasa likod.
Nasa likod na po. Nasa steps 3 na po yan. Opo, siya yeah. naman po yung magbibigay ng tutusok sa inyo. Ayun. Hingin niyo lang yung number niyo. Thank you, ma'am. Step 3 na po ako ngayon. Yan. Dito yata kunan na ako ng blood. Ano, mama na dito? Ayun. Number 46 po ako, ma'am. Kunan na ako ng blood, ano? Kaya ka na kayo, sir. Opo. Oh, para lagyan agad ng langgam, oh. Ayun. Paikot na lang po para kumigil. Ayun. Paikot lang ang result, ano? Ng aking rapid test. Dagan po natin, no? Habang inaantay ko po yung result ng aking rapid test, syempre feeling mixed feeling, ano? Nandun pa rin yun ang feeling nervous. Tsaka ako naman bilang sa aking sarili ay consistent naman ako dahil naramdaman akong naramdaman kakaiba sa aking katawan. Consistent ako na magiging negative naman itong result na ito. Pero siyempre malalaman po natin yung final result. So ito na po yung result ko, no? Binigay na po kay Doc, ano? Binigay na po kay Doc. Mabasahin po ni Doc. Lalapit ako dyan, Doc. God, yes po, ako po yun. Negative naman po yung result. Wow, praise God. Praise God. Opo. Pero ingatan nyo pa rin, huwag pagsakapan natin ng loob. Opo. Lagi ka rin po yung social distancing. Opo. Mask, pagsakapin po ng glass. Opo. Ingatan nyo rin pag-uwi pagpunta sa trabaho. Kasi ano, doon kayo pwede mahawa anytime. Yes po. Saka iwasan ng magpuyat. Ay. Vitamin C para hindi mo madaling magkasakit kasi dahil madaling matapuan ng COVID-19 po ang Manila. Yes po. Okay po. Okay. Doc, information lang po. Kung sakasakali po, nag-positive po ang isang individual, hindi po sa company na, no? Nag-positive po isang individual, ano po ang dapat niyang gawin? Magari po nag-quarantine po. Quarantine. Okay, oh. Or mas maganda, mas mabilis. Paano pa rapid test? Rapid test. Ay, hindi pala, swab test. Swab test. Ayun po. Definitive na diagnosis na. Na ngayon na pwede yung ma-confirm. Ayun. Hindi naman 100% rapid test. Eh. Apo. So, mas maganda pa rin na merong swab test. Ayun. So, thank you very much, Doc. From the bottom of my heart. At negative po pala yung result na. Maraming salamat po. God bless po, Doc. God bless you. Thank you po. Maraming salamat po. Lumabas na po yung result. Ano, napakabilis lang, ano? Negative po yung resulta. Kaya mula sa Panginoon po, ako yung Tawes Pusong nagpapasalamat sa iyo, Lord. Negative po yung resulta ng ating rapid test, ano? Nagpapasalamat po ako sa aming kumpanya dahil binigay po ito libre. Sa mga ibang company po, dapat po ay bigay nilang libre sa kanilang mga employee itong rapid test dahil po ito yung unang akbang para malaman mo kung ikaw ay positive o negative sa COVID-19. Without note, stay safe po. God bless us all.